Samantala, pinangangambahang bibigay anumang oras ang anim na rubber gate ng Bustos Dam sa Bulacan dahil sa pagkarupok at kalumaan ng mga ito. At kung sakasakali, didiretso ang malakas na agos ng tubig sa ilang bayan ng Bulacan at mawawasak ang libu-libong ektaryang palayan. Mula sa Bulacan, nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, napakalakas na ulan ang nararanasan ngayon natin dito sa ating kinalalagyan dito sa Bustos, Bulacan. At makikita rin nyo dito ay nagpapakawala na ng tubig itong Bustos Dam bilang bahagi ng kanilang preemptive measure para na rin hindi umapaw itong irrigation dam na ito. Pero ang primary concern talaga nito ay hindi ito nararanasan ng malakas na ulan dito. Ito'y hindi po natin nais manakot sa publiko. Ito ay galing mismo sa pamunuan itong Bustos Dam. Anumang oras ay pwede daw masira itong kanilang mga rubber gate, dala na rin ng kalumaan, at kapag nangyari yan ay napakalaking perwisyo ang maaaring idulot ito. Ito ang mga inflatable rubber gate ng Bustos Dam na pinangangambahang mawasak dahil sa kalumaan. 1998 natapos ang pagkakabit sa mga ito bilang grant mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Pero pagsapit ng 2010, nagsimula nang mapansin ang may kakaibang vibration o paggalaw sa mga rubber gate lalo pag umabot ang tubig sa elevation ng 17.40 meters. Mas lumakas at mas naging nakakabahala raw ang mga pag-uga mula nitong 2012. Nakaka-alarma na po talaga sapagkat hindi po natin masasabi anytime po ay maari po itong masira at maari po itong sumabog. Para maibsan ang pag-uga, binawasan daw ang load ng irrigation dam. Pero hindi lang ang pressure mula sa kargang tubig ang problema. Malaking peligro rin daw ang pwedeng idulot ng mairita panahon at sikat ng araw. Nagiging brittle po ang goma kapag sa sobrang init. 30 taon daw dapat ang pwedeng itagal ng mga inflatable rubber gate. Pero makalipas ang 15 taon, rumupok na ito dahil daw sa init ng panahon sa Pilipinas. Ginamit na rin daw noon ang ganitong klase ng dam technology sa Amerika. Ito po na isagawa noong 1998 ay mayroon ding kasabay na rubber gates o rubber dam sa Amerika. At yung pong isinagawang rubber gates na ito ay may ilang taon na po ngayon ay sumabog na po at nasira na ang nasabing gates. So kung iyon po ay kasabay nito at mas malamig ang temperatura doon, so mas malaki po ang tsansa o danger na maaaring ito po ay masira. Ang mga bayan ng Bustos, San Rafael at Baliwag na nasa 5 kilometro mula sa irrigation dam ang tatamaan ng malakas na agos ng tubig kapag bumigay ang rubber gates. Ang isang rubber gate ay pwedeng magpakawala ng 651 cubic meters ng tubig kada segundo. Halos 6 beses na lakas ng pwersa ng tubig na pinapakawalan ngayon ng washout gate ng Bustos Dam. Sakaling raw mawasak ang lahat ng 6 na rubber gates ng Bustos Dam, nanganganib daw mawasak ang mahigit 20,000 ektarya ng palayan. Daabisuhan na raw ng tagapangasiwa ng Bustos Dam ang mga municipal at provincial government ng Bulacan sa nakaambang panganib. Alam na rin daw ng mga residente sa tabing ilog ang problema ng rubber gates. Pagka malakas ang tubig, pupunta na kami sa sa taas. Pero para sa kanila, tuloy ang buhay. Ang mga mangingisda nga walang takot pa rin nang huhuli ng hipon at isda sa kabila ng advisory ng Bustos Dam na dapat walang human activity sa ilog na malapit sa dam. Dito hanap buhay namin eh. Pag hindi kami lumusong, hindi kami kikita. Ay, delikado po yun. Ay, talagang ganun eh. Talagang kasama sa pati ng trabaho namin yun. Ang long-term solution talaga, Vicky, para mawala na rin yung panganib ay kailangan na talagang palitan yung mga inflatable rubber gate. Nung una, naging problema ay pondo. Pero ngayon ay meron na, minamadali na daw ngayon ang disenyo para masimulan na ang pagpapalit sa mga marupok na inflatable rubber gate. Vicky? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.